So, ito na mga kulikot, nalagyan na natin yung one, yung convert na ignition switch sa XRM125 na carb yung nilagay natin. So, good morning mga kulikot. Ngayong araw na ito is magka-convert tayo ng susian sa XRM125 EPI. So, tapos ang gagamitin natin na susi yung sa XRM125 na carb. So ituturo ko yung mga koneksyon ng mga kulikot kasi may dinala dito na ipay. So hindi na yan umaandar. Binuguyod na lang. Gago! Binuguyod na lang. Tinundan. Sa Muslim pa. Oh! Ayan. Oh, ang laki ng ba niya? Lubid niya. Ayan. Oh. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung pagduglog, pag-combine doon sa mga wire sa ignition. Mga wire. So, bago kumpisahan, don't forget to subscribe my channel. And click na rin SpyQB, shout out. So, paki-visit lang yung channel niya, SpyQB TV. So, paki-click na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ni upload ko. So, ang ayusin natin ngayon is XRM. 125. So, bago, hindi na natin patatagalin mga kulikot. So, nabuksan na natin yung head niya. Ayan. So, sira yung head niya. Kasi lumalito ng quality. So, papalitan namin ito buo. At saka yung ignition switch niya. Yan yung ignition switch niya. Sira na. Yan. So, i-convert na lang natin yan. Ang gagamitin natin yung ignition sa XRM125 na carb. So, alisin lang muna natin dyan. So, itry natin muna ngayon. Yung pan, para makita niyo yung mga connection niya. Ano? So mga kakulikot, ito yung kuhan niya. Ito yung sakit dito sa disyo niya. Yung sa standard na ito, pinutol ko lang. Ano? Pinutol ko lang din. Kasi ito yung ibabalik natin dito sa sakit niya. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung pakukumbay natin dito para makuha natin doon sa susian ng XRM125 na 5. So ito yung ipapalit natin na susihan. Seat na ito siya, pati yung sa puwitan niya. Yan. Ito. Sa XRM125 na carb ito siya. Kasi para kasyang-kasya siya doon sa paglalagyan natin. So ang gagawin lang natin dito is itong kuhan. Itong black width. Itong red na may stripe na black is pagsamahin natin dito sa solid red. Yan, ganyan. Then itong kwa naman, itong black with blue at saka solid black is pagsamahin rin natin. Kasi ilalagay natin ito dito sa itong red with black at saka solid red dito sa red na susian sa XRM125. Dito natin ilalagay ganyan yan. Yan. Tapos itong kuhan, dito sa kabila, yung red with black. Ganyan lang. Ilalagay na natin. So, ito na mga kalikot. So, ang pagsasamahin natin dito is itong red with black at saka solid red. So, pagsamahin natin yan siya. Ganyan. Yan. Yan, at saka itong black with blue at saka solid black. Samahin din natin. Saka pre. Aban dia pre. Then, lagay natin dito. Yung red with black at saka solid red. Dito natin ilalagay sa solid red sa kabilang sa ignition switch. Yung replacement. At least okay na yung masawa. Wala na yung ayan lang. Kalakaw na ko eh.
So, trial lang muna ito. Pakita ko sa inyo doon sa kuwan. Pagsaksak natin. At saka sa kabila. Lagyan lang muna natin ang electrical tape. Dili ko kakakaon dayo. Ganyan na mga kulikot. Lagyan natin ang electrical tape. Then, isalpak natin doon. Try natin. So ito na mga kulikot, ikakapit na natin para matry na natin. Sinsya na walang tagahawak, tubig, kwan, cellphone. So, on natin. So, yan ang mga kakulikot. So, na-off na yung kuha niya. Ah, nag-check engine niya na siya mga kulikot kasi mayroong sensor na hindi nakakabit. Oh, check engine. Kasi may sensor na nakahugot. Yan o. Yan o. So, okay na ito siya mga kulikot. Ikakabit lang natin yung sensor niya na binili. Yan o. Nakahugot kasi, sira kasi. Yan o. Okay na yan siya. Ayusin pa namin itong mga kulikot tapos mamaya pang maayos. Hindi ko na ipapakita kung paano ayusin. Kasi ahaba yung kuwang video. Kasi ang kuwang ko lang is dito niya. At least may idea kayo na ganun lang pala. Pwede yung susian ng XRM125 na FI. So yan o, nag-check engine na siya. Kasi may sensor na nahugot. So, update nyo na lang kayo mamaya pag matapos na. So, ito na mga kulikot. Nalagyan na natin yung kwan. Yung convert na ignition switch sa XRM125 na carb yung nilagay natin. So, ganito lang. Recognize nyo lang yung kwan, yung wire para hindi naman magsisi yung customer. At least nakaplaster yung wire nyo. Yan. So try na natin, pandali na natin kasi yung sensor na sinabi ko kanina, nalagay na yan. Oil sensor. Yan. Yan na. So pandali natin, try natin kung under ba siya. So pag-on natin, kanina nag-check engine yan siya. Pag try natin kanina, hindi pa nakabit yung sensor. Yan. So wala nang check engine, so start natin. Ayan. Okay na, start na yung motor, mandar na. So, ganun lang mag-convert ng susian ng XRM5 to XRM125 na carb. So, ganun lang. Yun lang ang pag-isahin nyo na wire. So, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my channel, Dream Kakulikot, at saka si paki-subscribe na rin yung channel ni Spy Kubi TV. Yung boss namin. Yan. So, ingat sa pag-wiring. Bye-bye.